Okay, so yun po mga kababayan, magandang umaga sa inyong lahat. Ayan. Good morning po sa inyong lahat. Sa mga nagtatanong bakit wala po tayong live kagabi, eh sabi ko yun nga po, nagkontenda lang tayo ng mas maaga. Then try natin kung magising tayo ng medyo maaga din mga kababayan ngayong madaling araw. Sabi ko, mag-content din po ako so far. Mayroon po akong napanood na balita kahapon na kung saan, 'di ba, lumindol nga dito sa Pilipinas, mga kababayan. Ang epicenter is sa Calatagan, Batangas, 6.3 po 'yon. Then ang naramdaman sa Quezon City is intensity 4, doon sa Taguig mga 3, ganyan. Ramdam din po sa Olongapo and even Pangasinan, umabot po doon, mga kababayan. So sobrang layo ng naabot, pero napakalalim naman kasi nung pinagmulan po nito, kaya medyo mahina lang po yung naranasan po natin ng mga pagyanig. Pero mga kababayan ko, kahapon po ito, yung balita na to, si Pangulong Bongbong Marcos, alam nyo po ba na nasa kaligitnaan ng isang event? Nasa kaligitnaan, I think, ng media interview, or before yung media interview, mga kababayan. Nasa kalagitnaan po siya ng event na yon, ng DTI sa BGC mismo. Nang biglang nagkaroon ng mga pagyanig. Pero ang bilibaw kay Pangulo eh, na kung saan po, parang sa kanya, whatever things may happen, the show must go on. Tuloy ang trabaho. Ganun po ang mindset na meron ng ating mahal na Pangulo. Okay. Gusto nyo malaman? Gusto nyo malaman na hindi fake nyo sa sinasabi ko? Ito. Panoorin natin yung mga nagganap po na pagyanig kahapon, mga kababayan. Bago sa saksi, 20 aftershocks na ang naitatala ngayong araw matapos ang magnitude 6.3 na lindol kanina umaga. Ayon po sa FIVOX, paggalaw ng buong araw po na puro aftershocks. Kasi na-feel po namin, mga kababayan, 10:19. Then, senda kami, kamustahan po sa GC. Oy, mga tol, ganyan. Mga kuya, mga ate, kamusta kayo? Sa ano namin, sa grupo namin, sa Tugon. Kamustahan kami, siyempre. Which is okay naman lahat. Though, naramdaman, na-feel namin. Ayan, screenshot kaagad ako ng NDRRMC alert eh. Kasan ingay po niyan. Ang lakas ng alarm niyan ng NDRRMC, mga kababayan. Okay. Then, napakaraming aftershocks po na na-feel, mga kababayan ko. Manila Trench ang nagdulot ng pagyanig na naramdaman hanggang Pangasinan. Manila Trench. Saksi, si Tina Panginiban Perez. Iba't ibang panig ng Luzon ang binulabog ng pagyanig pasado alas 10 ng umaga kanina. Dahil yan sa magnitude 6.3 na lindol na tumama 11 kilometro mula sa Calatagan, Batangas. Ang pinakamalakas na intensity, naramdaman sa Calatagan, pati sa ilang bahagi ng Occidental Mindoro. Batangas tsaka Occidental Mindoro, okay. 11 kilometers lang, napakalapit. Mamadali na po yung iba na lumabas. Kami naman po yung iba po karamihan na nakasuot po sa ilalim ng lamesa. Habang ang teacher po naman po namin, duck cover and hold yan, di ba, mga kababayan? Yan yung iaano mo. Gagawin mo talaga. Tama po yung mga precautionary measures nyo po, ma'am. Ay sumisigaw na walang tatayo. Cracks lang sa mga classroom buildings. Yun din, yung ating tingin doon, eh, siguro, kung sadyang mga Helen clocks lang, baka ito ay dati na. Sa lubang, Occidental Mindoro. Yung pinaka-advice kasi dyan, mga kababayan, huwag ka muna kaagad lalabas.
ang alam ko na pinaka-advice dyan, kung pwede, duck cover and hold ka muna. Kasi possibility, pwede magka-stampede dyan, mga kababayan. Pero kung yung advice naman, depende po kasi sa advice yan, sa abiso. Kung kailangan talaga na evacuate, pwede kayo hagdanan lang. Huwag na huwag mag-e-elevator. May mga fire exits, okay, available yan. Pwedeng magamit yan during this kind of situation. Hagdanan lang po talaga. Huwag na huwag pong mag-e-elevator. Kung ang abiso, okay, labas ng opisina. Sige, labas po ng opisina. Pero kung kailangan, cover ka muna. Kasi marami po naglalaglagan yan. Cover ka muna. Ilalim ng table mo. Tapos huwag ka dun sa mga cabinet-cabinet na pagtingin mo may mahuhulog. Huwag kang tumabi dun. Kasi baka mahulog po sa inyo yung mga nakapatong sa cabinet. May mga paso, may mga florera dun. O yung mga ganyan na madaling matumba. E kayo po naman mababagsakan sa ulo. Baka kayo po ay mawala ng malay. Diba? Yan po ay mga precautionary measures na tinuturo po sa atin. Kung ang banggit, evacuate, alis, labas. Okay. Lumabas po kayo, tapos lumayo po kayo sa mga gusali. Doon po kayo sa open space. Wala mga poste. Ito, may mga poste pa nga, oh. Sa tinayuan nila. Oh. Yung wala talaga mga poste, mga kababayan, wala mga puno. Basta yung open space, doon po kayo. Once na pinalabas naman kayo ng mga gusali na kung saan po kayo nag-aaral, nagtatrabaho, kung saan po kayo namamalagi. O kung saan intensity 5 din, bumagsak ang bahagi ng pader ng isang bahay. Ang Lindol, ramdam din sa iba pang bahagi ng Batangas. Kaya naglabasa ng mga estudyante sa Lipa City. Hindi kami dali-daling pumunta dito para susunduin ko na ang aking anak. Pati mga taga Batangas City. Hindi nakakalula, parang yung aming transigit ay parang magbabanggaan ba? Ramdam ang pagyanig sa Laguna, Bulacan, pati sa Bataan. Niyugyog pati ilang bahagi ng Metro Manila kung saan hanggang intensity 4 ang naitala. May sumama ang pakiramdam habang lumilikas. Office pa lang po, naramdaman ko na po talaga yung pagkahilo. Yung nakatayo na po ako dyan, bigla na lang po nag-lockout. Ang isa pang babae, hinimatay. Quezon City is intensity 4, mga kababayan. Medyo malakas din po yan. Pinahinto ang biyahe ng LRT, MRT, tama. PNR. Pero nagbalik biyahe na rin ang mga ito. Lalo na ang LRT 1, 2, tsaka MRT kasi nasa bridge yan sila. Kaninang 11:39 a.m. Bukas na rin ulit ang runway ng NAIA na pansamantalang isinara para sa inspeksyon. Tama. Si Pangulong Bongbong. Ito, mga kababayan, ito. Ito yung gusto kong ibalita sa inyo. Marcos, na nooy dumadalo sa aktibidad sa Taguig, apektado. Ayan o. Nagtingalaan sila, mga kababayan. Intensity 3 ang naramdaman sa Taguig. Dito ang biyahe ng ehina rin ng mga ito, runway ng NAIA, na pansamantalang isinara para sa inspeksyon. Pati si pag... So yung pinaka-event, parang natapos na. Then yung next na next na event is yung media interview, mga kababayan. Parang hindi pa yata nagsimula yung media interview. Or tapos na. Sa mga nandun sa venue, i-correct nyo na lang po tayo. Ganyan. Tapos bigla pong biglang nagkaroon ng pagyanig. Pulong Bongbong Marcos, nanooy dumadalo. Kaya si Pangulo gumaganon. Diba? Sa aktibidad sa Taguig, apektado. Nagtitingalaan sila. Kasi siyempre, titingin-tingin yan kung may mga chandelier, kung meron pong mga ilaw sa taas nila, yung may mga nakahang. Kasi doon mo kasi mas makikita, na kung gaano kalakas yung pagyanig. Alam nyo, ito may advice ako dito sa cameraman. Ayan, yung cameraman po nito.
makasama po nating mga cameraman, yung mga utility po ninyo. Yung ganitong masyenaryo na may mga lindol, na may mga pagyanig, advice lang po. Huwag nyo pong hahayaan na nakapatong lang. Alam po natin, safe sa tripod. Kasi, ano yan eh, hindi po mga puputsugi mga tripod ang gamit nyo. Ito, DSLR to. Though DSLR, medyo mabigat yung ano nito. Mabigat po ang lente nito. Mga kababayan, mabigat din po yan. O, kasi may mga ano po, yung pang audio, then yung pang lights. Mga kababayan. May mga pagyanig, may mga lindol. E huwag nyo hayaan na nakapatong lang po yan sa tripod. Kung pwede, ibaba nyo po yan. Ibaba nyo talaga. Pwede nyo ibaba sa lupa yan. O kaya kalungin nyo po muna. O kaya lagay nyo po muna sa balikat ninyo. Yung mga ano yun, malalaki. Ito, pwede naman po ito na ano eh. Hawakan lang. Or yung tripod, hawakan po ninyo. Huwag po kayong kampante. Mga kaibigan nating cameraman, tsaka yung mga crew, yung mga utility po ninyo. Tsaka sa mga reporter, pakiabisuhan na lang din po. Pag may mga pagyanig, huwag po sanang ganito na hinayaan lang ang kanyang camera na nakatayo kasama yung tripod. May mga pagyanig na naramdaman pero walang lumapit sa camera. Advice lang. Pero dito kay Pangulong Bongbong Marcos, nakita natin, after nito ah, after po niyan, yung pag-uusap na yan, eh parang dumiretso si Pangulo dito. Tuloy ang programa, tuloy po, kumbaga, the show must go on. Whatever may happen, mga kababayan ko, ganun. Kumbaga, talagang serbisyo, kumbaga, para sa taong bayan. Para po sa mga kababayan natin, mga Pilipino. Diba? Napakaraming beses na nalalagay sa alanganin, nalalagay sa peligro yung buhay ng ating mahal na Pangulo. Pero, parang wala lang sa, hindi naman sa parang wala sa kanya. But, yung sincerity kasi yung mga kababayan ng isang tao, pumunta sa ng European Union, yung sa Davos. Grabe. Ay, hindi, nilagnat ba siya nun o yung ano lang, sipon, ubo sipon. Hindi na sa, hirap na sa magsalita. Pero ang ginawa ni Pangulo, tuloy pa rin. Kumbaga mga kababayan, di ba? Hirap na. Kada salita, garalgal. Tuyong-tuyo ang lalamunan. Pero ano pong masasabi ng mga kritiko? Anong mga sinasabi ng kritiko niya? Yung iba sabi, eh, mga supporters daw talaga. May nagbabanggit, loyalista pa nga daw. Tulad din na bagong lipunan. Yung nangyari nung nakarang araw na nagka-aberya daw ang eroplano ni Pangulo, iko-content po natin yan. Bukas ko-content natin yan, mga kababayan. Separate video natin yan. Kinakatok na daw si Pangulo. Kinakarma na daw. Tingnan nyo, nananalangin po ng masama sa kapwa-tao. Kahit sino, wala tayong karapatan na magbanggit na about ganyan sa mga kapwa natin. Ipasa Diyos natin. Diba? Kinakatok na daw si Pangulo ng karma. Kaya daw yung aeroplano nagka-aberya. Kinakatok na daw ng karma eh. Pero tinuloy niya ang trabaho niya. Ginanap niya ang kanyang trabaho bilang presidente ng bansa po natin, mga kababayan. And kahapon, ito. Nakita niyo naman, di ba? Ayan. Kahapon, sa kabila po, may pagyanig din. Intensity 3, yata, sa Taguig. BGC to eh. Ayan, magtitingalaan yan sila. Ayan. DTI event po yan, mga kababayan, na dinaluhan ng ating mahal na Pangulo. Diba? Kahit anong mangyari, gusto niya ituloy ang trabaho niya.
sabi niya pa nga doon sa Albay, doon sa evacuation center, pagpasensya niyo na kung na-late tayo, medyo na-late tayo nang dating dito. Sinabi niya po yun, mga kababayan. Dahil yung eroplano nga natin, nagkaroon ng technical issue, lumipad na, bumalik pa ng Villamor Air Base. Tapos nagpalit sila ng ibang eroplano. Ganun, mga kababayan. Ganyan magsakripisyo ang presidente, ang pangulo natin. Pero ang iba, kapahamakan pa ang gustong mangyari sa kanya. Ewan ko ba kung ewan ko, mga kababayan, ang hirap isipin kung anong klaseng utak pag-iisip yung mga taong ito. Nakapahamakan ang mga kapwa nila ang target ng pag-iisip nila. Sabi nga eh, Matthew 5:44, love your enemies, do good to them that hate you, and pray for them that despitefully use you and persecute you. Mga kababayan, ganon. Yung mga nag-iisip ng ganyan, nag-iisip ka ng ikakapahamak, sana kidlatan ka, sana ganito mayari sa'yo, ganito ganyan, sana maano ka. Yan ang bagay na wag na wag nating gagawin. Gaano man kasama ang isang tao sa tingin natin. Hayaan natin na ang Panginoon na, mga kababayan, ang dumating, ang sabi nila, divine intervention sa buhay nila. Ang sinasabi nga, huwag natin ilalagay ang bata sa ating kamay, which is totoo naman, mga kababayan. And, at the end of the day, ano bang mas maigi? Diba? Kaya yung ganyan na mga activity ni Pangulong Bongbong Marcos, tayo, nabuo pa rin yung tiwala sa kanya. Tayo, nabuo pa rin ang tiwala kay Pbbm. Mas maigi po, mga kababayan ko. Idalangin natin si Pangulo sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng kanyang ginagawa na sa ipatnubayan po ng ating dakilang ama, ng ating Panginoon. Yun po, mga kababayan. And by the way, ingat-ingat po tayong lahat, mga kababayan ko. Dahil even the natural calamities, even the yung mismong ang kalikasan ay may sariling galaw po yan na hindi natin hawak. And by the way, please support po my new YouTube channel. Okay, update ko po ito. Dahil may mga na-upload na pala tayong mga videos, mga kababayan. The Just for Corpus Updates, nandiyan po yung mga activity ni Pangulong Bongbong Marcos. Diyan ko po ina-upload, mga kababayan. Diyan nyo po mapapanood po. Sa muli, maraming salamat and magandang umaga sa inyong lahat, mga kababayan ko.